Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Milletion. Tayo muli dito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinas News Insider. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, kakapasok lang. Good news, Press Marcos, kamay na bakal sa Kongreso, FPRRD, kumpirmado, Speaker, pinalitan. At yun, bago ang lahat, ito yung reaction video lamang. Anumang sumasalarawan dito, ibahagi lamang ng ating reaction video. At yun, play na natin. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dating Pangulong Rodrigo Duterte posibleng tumakbo bilang senador o kongresista at maging House Speaker sa halalan 2025. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi lingit sa ating kaalaman ang ginagawang investigasyon ngayon ng ICC sa anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte at ang di umano'y nangyayaring tensyon sa pagitan ng Duterte Camp at Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon sa bagong taon na tila lumalapit na ang halalan sa 2025, ay posible di umanong tumakbo ito bilang senador o kongresista at maging House Speaker dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y ayon sa political strategist na si Maluti Kia. Dahil ayon sa kanya, posible di umanong tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na halalan bilang senador o hindi naman kaya isang party list representative. At kung sakaling matuloy ito, maaari itong mailuklok bilang House Speaker na sa ngayon ay posisyon ni Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa nito, inaasahan na rin ang pagsulpot ng mga oposisyon ngayong 2024, lalo na't nalalapit ng muli ang 2025 midterm national and local election. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Kayun paman, marami sa ating mga kababayan, lalo na mga Duterte supporter, ang nagbigay ng kanilang pagsang-ayon at pagsuporta kung sakaling tatakbo ang dating Pangulong Duterte. Ayon pa sa kanila, magandang balita yan. Sana nga tumakbo si Tatay Digong para mapalitan na yung tambaloslos na kung umasta ay parang presidente. Mas maganda talaga sa FPRRD ang namumunos sa Kongreso para mawalis na lahat ng kurap dyan sa loob ng Kongreso. Grabe na talaga ang pamamalabis na mga namumuno dyan. Sana makonsensya naman sila. Kawawa talaga ang taong bayan pag magtatagal pa sila dyan sa pwesto. Kaya mahal na Pangulong Marcos, ikaw ang binuto namin. Sana dinggin mo ang panawagan ng maraming Pilipino na sana ay mapalitan na yung si Tamba at ipalit na lamang si FPRRD para sa ikabubuti ng lahat at para maubos na lahat ng kurap na official dyan sa Kamara na mga ganid sa kapangyarihan. Pag si former President Duterte ang maging House Speaker dyan sa Kongreso, ay siguradong walis lahat ng mga kurap dyan na sariling interes lang ang iniisip, hindi ang kapakanan ng taong bayan. Kaya walisin ang dapat walisin, mahal na Pangulong BBM. Huwag ka pong magdadalawang isip na i-appoint agad si FPRRD sa Kongreso dahil kailangan ng kamay na bakal dyan. Si FPRRD lang ang karapat dapat dyan dahil siya lang talagang tunay na may malasakit sa bayan. Kabahan na lahat ng kurap dyan sa Kongreso. Lahat ng makakaliwang grupo, paniguradong wawalisin niya ni FPRRD. Pag siya na ang naging speaker dyan, mabunyag talaga ang dapat mabunyag. Matanggal ang dapat matanggal dahil walang takas lahat kay FPRRD. Kamay na bakal, magbabalik na din sa gobyerno. Kaya tambaloslos, umanda ka na. Paniguradong kabahan ka na. Pag nandyan na si FPRRD, para sa akin, sa nangyaring ito, ngayon ay mas lalong bumabango ng imahe ni Tatay Digong at ni BP Sara. At sa tulad ko, para sa akin ay kailangan pa si Tatay Digong ng sambayan ng Pilipino. Kung ako lang ang tatanungin, ay hindi ako magdadalawang isip na ibotong muli ang mag-amang Duterte. Unquote. Ayun, no? So, tignan natin itong SWS survey, no? For the top national officials and their net satisfaction rating. And, ayan po, no? So, si President Ferdinand R. Marcos got 47% satisfaction rating. VP Sara Duterte got 61%, which is very good,
Next is Juan Miguel Zubiri with 44%, which is good. And Ferdinand Martin Romualdez with 28%. So, moderate. Parang alak lang ah, drink moderately. Diba, so, kita-kita naman natin, no? Kahit anong gawin yung paninira, no? Ay, okay, no? Okay naman ang naging satisfaction ratings, no, ng ating presidente. And of course, ng ating vice president, no, na si VP Inday Sara. At yung bida-bida at binibida nila, no, at binibida ng administrasyon na to, no, na si Romualdez, abay, drink moderately. Diba? So, kitang-kita mo talaga dito, mga lords, no? Kung sino talaga ang mas pinagkakatiwalaan ng taong bayan based sa kanilang performance. So, obvious na obvious talaga na andyan pa rin ang tiwala, no, ng taong bayan. Diba? Lalo na, no, sa ating DepEd Secretary and VP Inday Sara. Kasi diba, despite of all na nangyayari, no, sa politika ngayon, pero hindi pa rin natitinag at tiwala ng mga tao, no, kay VP Inday Sara. Basahin natin. House Speaker Martin Romualdez says he will find a way to make the Philippine Health Insurance Corp or PhilHealth cover at least half the bill incurred by Filipinos in private hospitals. Gagawa ng paraan. Romualdez wants PhilHealth to shoulder 50% of payward bills. Okay. It's good. Sana, 'di ba, mangyari, no, para sa mga kababayan nating Pilipino. Pero 'di ba parang dapat ang magsasabi niyan at mag-i-initiate niyan at magko-command niyan, 'di ba, ay si President BBM. Hindi ko lang mawari, mga lords, kasi nagiging mouthpiece, no, si Romualdez right now. Parang kay Romualdez natin mauunang malaman ang mga plano ng pamahalaan like this, di ba? And entitled ba ang isang Speaker of the House, di ba, na magbida-bida at mag-announce ng mga ganito? Kasi sa totoo lang, mga lord, sobrang obvious talaga, di ba? Sa ilang years kong nakatira sa Pilipinas, ngayon lang talaga ako nakakita, no, ng isang speaker na grabe, parang Superman, halos lahat gusto niyang solusyunan, 'di ba? Halos lahat gusto niya na magagaling sa kanya yung source, 'di ba? Parang pinapakita nila sa tao right now na kay Romualdez 'yan, 'di ba? Parang galing 'yan kay Romualdez. Yung mind conditioning, nagigets niyo ba, mga lords? Kasi napapansin ko right now, parang hindi nagpa-function ng maayos ngayon, 'di ba? Yung iba't ibang agency, bakit kamo, o imagine ninyo, yung mga ayuda, yung mga pamimigay, di ba dapat DSWD yan? Pero, anong nangyayari ngayon, di ba, sa nakikita natin mukha ni Romualdez, hindi DSWD. Eh, gawain ba niya yan? Di ba, yung mga cash assistance, di ba, yung mga paayuda, Speaker of the House siya, dapat nasa, di ba, nasa House of Representatives lang siya, gumagawa sila ng batas. Pero bakit parang ngayon siya ang spokesperson, siya ang tig-deliver, di ba, siya ang tig, di ba? Parang lahat na lang, no, lahat na lang talaga gustong gawin nitong si Romualdez. Nagpapasalamat po kami sa ating pong Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang pahayag po kahapon, kailangan na po natin buksan ang ating ekonomiya sa pamamagitan ng pag-amyenda ng ating saligang batas upang sa ganon, mas maraming foreign direct investments po ang pumasok sa ating bansa para makapaglikha ng maayos at tigalidad ng trabaho para sa bawat Pilipino. Matagal na po namin ito ipinaglalaban sa Kongreso sa pamamagitan ng aming pong Speaker Martin Romualdez. Kaya po ang aking pakiusap sa ating mga kasamahan na senador, bilisan naman po natin ang ating trabaho. Sayang na sayang po ang oras at naiiwan na po ang Pilipinas. Kaya muli sa ating pong Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, maraming. Uy, mga senador daw, no? Kukupad-kupad kayo. Grabe, mga lords, no? Sa panahon lang na to,
no? Nakikita mong nagbabanggaan ang Senado at saka Kongreso. Pansin nyo mga lodge. At sa panahon lang na to, di ba? Na grabe, grabe ang pang-bypass ng Kongreso sa Senado. Meaning, di ba? Kung makikita mo, parang ang naghahari-harian dito, no? Ang mga Kongreso, no? Or House of Representatives. Ang kinapagtataka ko mga lords, bakit minamadali nila? And alam nyo, nakakatawa itong mga kongresista eh. Kasi sa totoo lang, palagi nilang ginagamit yung para to sa taong bayan. Para makatulong sa taong bayan. Diyos mio! Diba? Imagine nyo, wala pa ngayang charter change. Billion-billion na ang pondo nyo, ang budget nyo. Doon pa lang dapat na ma-maximize nyo na yan. Doon pa lang dapat marami na kayong natutulungan mga Pilipino. Pero ano lang ipinamimigay nyo? No? Ayuda, di ba? Aanin yan, no? Long term, no? Long term ang iisipin natin, solusyon. And imagine ninyo mga lords, no? Sa billion-billion nilang pondo at budget. Sa totoo lang, yung iba naman dyan, wasted projects lang eh. Yung iba, gawa-gawa lang ng court, gawa-gawa lang ng basketball. Aanin natin yung basketball court. Diba? Kasi normally, yung ibang mga kongresista, lalo na yung si Migs Nograles, pinagmamalaki pa niya yung, diba? Yung mga paliga-liga nila o yung mga pinaggagawa nilang basketball court or ano pa dyan. Tutukan nyo na tumaas ang benepisyo ng mga trabahante nating Pilipino. At huwag nyo sabihin hindi enough ang pera kasi kayo nga nagwawaldas ng pera. Diba? Ayaw nyo nga ipa-audit. Tapos ngayon may trip na naman kayo na minamadali nyo yung cha-cha. At sure ba kayo? Yan lang ang rason nyo. Diba? Sure ba talaga na sa kapakanan talaga yan ng mga Pilipino at hindi kapakanan nyo? Bakit nyo minamadali? Diba? Aralin muna. Sabi nga ni President BBM, ang Senado na ang, diba, kumbaga binigyan niya ng recommendation, no, na aralin at kumbaga himay-himayin at tingnan, diba, yung charter change. Diba, pero itong mga kongresista, atat na atat, ewan ko, anong meron, diba, ano bang meron? Gusto niyo ipasa yan bago mag-eleksyon? Ay, nako, alam niyo mga lords, time can tell. Time can really tell. At mapagmatsyag tayo, no? At tingnan natin kung maipasa man nila yan, check natin, mapagmatsyag tayo. Kapag, no, nasali, no, doon sa pag-rekomenda, sorry, or pag-amyenda ng konstitusyon, nasali doon ang pag-extend ng kanilang terms, ay alam na this. Diba? Alam na this. From the start, ang gusto talaga nilang goal dyan, diba, ay manatili sila sa pwesto, patagalin ang kanilang termino. Kasi sa totoo lang mga lords, yung ibang mga kongresista, lalo na yung mga bumaliktad kay Tatay Digong, delikado na yan makabalik sa totoo lang. Diba? Kaya gagawa-gawa kayo ng mga kung ano-ano, minamadali nyo yung mga kung ano-anong mga kaek-ekan nyo ko, no? Diba? Para sa sarili nyong kapakanan. At yan nga mga kabalita natin, yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan, no, na kung saan ito nga, yung nagiging pahayag nga umano, no, ni Mr. El Toker ukol nga dito sa nagiging tila nga bagalawan ni Romualdez, na kung saan yung pang sarili nga kapakanan nga ang ninanais nito at talagang yung mga hakbang at galaw nito, no, dito nga umano sa Kongreso, eh talaga nga ito yung ninanais niya, eh tila nga ba para sa kanya lamang, o talaga nga dito eh pinapalabas na ito yung dahilan na talaga nga kung bakit, no, nagkakaroon ng problema sa pagitan nga ni Inday B. Pizarra at dito nga, no, ni Pangulong Marcos. Umano mga kabalita natin, na kung saan yung mga taga-suporta eh talagang nagbabanggaan dahil nga sa kagagawa, dahil sa kagagawa na rin ni Romualdez, o nito ni Tamba nga mga kabalita natin, na ito nga tila nga ba talagang pinupunto ngayon ni Mr. El Toker, na kung saan ito lahat nga ng paraan eh talagang ginagawa umano nito ni Romualdez upang talagang may sakatuparan yung kanyang mga plano, kabilang na ito nga
At siya nga mga kabalita natin na talaga nga naisitulak nito, no? At dito pa nga yung atila nga ba kung saan dito rin yung mainit na talagang ipagtakbo ng dating Pangulo bilang senador o kongresista nga upang nga tugunan syempre yung atila nga ba nangyayari lalong-lalo na dito nga, no, sa loob nga ng kongreso na talagang tila nga ba ito ang nagtutulong-tulong ngayon upang nga talagang may sakatuparan yung plano nga umano ni Tamba o nito ni Romualdez, no, mga kabalita natin na kung saan ito nga ang tila nga ba maingit, maugo ngayon na talagang pagtakbo ng dating Pangulo, no, sa pagkasenador o sa pagkakongresista nga na maaaring mailuklok at talagang na maaaring makapasok pa rin ng dating Pangulo nga Rodrigo Duterte. Na dito nga, no, sa muling nga pagtakbo umano nito talagang tila nga ba mapapanghawakan yung pwesto sana nga nararapat nga sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte upang nga talagang magkaroon ng talagang puwang ayun nga talagang nagiging plano nito, no, para nga sa ating bansa o sa taong bayan nga mga kabalita natin na ito nga ang sinisigaw din ng mga taga-suporta at talagang hanggang ngayon nagmamahal pa rin kay Tatay Diggs nga mga kabalita natin na talagang yung pagtakbo at talagang yung muling paglilingkod nito, no, para sa taong bayan ang hinihintay din ng kanyang mga taga-suporta at talagang ito ang isa sa inaabangan ko nga talagang muling maglilingkod nga itong si dating Pangulo nga Rodrigo Duterte, no, dahil nga sa tila nga ba nangyayari nga hindi maganda o talagang mga pagpunterya na rin, no, dito nga, no, sa mga Duterte at talagang yung tila nga ba umano mga plano nga hindi maganda dito nga umano ng kongreso at yan ang tila nga ba nagiging tugon na talagang nagiging ilang mga pahayag dyan, no. At yung iba pong patungkol ng mga pahayag at balita dyan at kayo, kayo nalang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!